para sa rider na si Marlon Cahucom, ang pag-ibig ay para raw pagsakay sa motorsiklo. Masarap sa kung masarap ang biyahe, pero pag sumemplang, walang kasing sakit. Medyo mabait at malungkot din po. Siyempre po, nawalan na rin po ako ng gana kung sakaling may in love po ulit. And then sa mga naging prayers ko po na sana yung susunod, ganun po katindi. Sabi ko nga po, sana yung susunod is yung talagang pinagdasal ko na, na talagang at the same time po yung pipiliin ko is yung pipiliin din po ako. Mangilang beses na siyang nabigo sa pagmamahal, kaya minabuti niyang mag-focus na lang daw sa kanyang trabaho bilang delivery rider. Ang di niya alam, ito pala ang maghahatid sa kanya sa kanyang happily ever after. Regular customer ko po yung mother niya po talaga. Nung time po na yun, sabi po ng mother niya, anak, may pamilya ka na bang binubuhay at bakit gabing gabi na napakasipag mo naman, kailangan mo pa rin i-deliver yan. Naisagot ko po noong time na yon, tita, pasensya na po kayo. Medyo inabot na po tayo ng alanganing oras. Kasama po kasi yan sa parte ng trabaho namin. At the same time, sa pangarap po, kailangan po yung pagpupursige, hindi nawawala. Nabiro po ako ng mother niya na sabi niya, ipinakita lang po sa akin actually yung picture niya ni Jasin. Kalaunan, napaghatiran din niya ng parcel ang tinutukoy na anak ng kanyang customer na si Jason May Benito. At na love at first sight na daw siya kaagad. Bukod sa maganda na, mukhang napakabait pa raw nito. Hanggang sa mapadalas na raw ang paghahatid niya ng parcel sa bahay ni Jason. Minsan nga, kahit wala naman talagang i-deliver. Gumagawa po ako ng paraan. Kunyari po, napupunta ako sa bahay nila. Nagtatanong ako ng mga tao na kahit nakilala ko naman po, habol ko lang po talaga nung time na yun, makikita lang siya. Ito raw ang nagbigay daan para mapalapit sila sa isa't isa. Naging magkaibigan. Hanggang sa magkaibigan na. Sobrang bait niya po, tapos pares po kami ng gusto, nagkakasundo po kami, and pati parents ko po liniligawan niya kasi di ba po yung ibang lalaki hindi na po ginagawa yun. Crush mo ba siya? Crush mo? Opo. Kaya ang dating add to cart lang ni Jason, naging add to heart na. At nitong January 26, maski may pandemya, nagpakasal na sila. Mabilis po, pero syempre sabi po namin wala naman po sa tagal o bilis yung pag-ibig po. Apo, at saka ang importante naman po, parehas kayo ng gusto. Mahirap po kasi pagka yung isa lang ang may gusto tapos yung isa ayaw po. Tunay nga raw na ang pag-ibig minsan kahit hindi hanapin kusang dumarating. Sana lang, sana all. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.